Welcome po muli sa aking channel. Ngayong araw, magko-convert tayo ng chest freezer. Ito siya, guys. So, sa ngayon, ang gamit niya is analog thermostat. So, marami na siyang na-bypass, guys. Na-bypass niyo mga ilaw dito. Okay? So, tinanggal ko yung black. Ito yung line 1 natin. Neutral. At gram. Neutral sa gram. Okay? Ngayon, ito sa line compressor, sa may OLP itong red na to. At kung babaybay natin, kulay blue siya. Ang red, kulay brown. Brown, pumunta dito. Okay? At yung black naman is andito. So, pag-uwi siya, guys. Advisable para sa mga technician. So, yung ginawa ko rin itong simple diagram, ito po ang ating susundin. Meron siyang fan motor. Isang fan motor, compressor, at na-modify na kasi siya, guys. Ngayon, thermostat siya. Ang gagawin natin, gagamitan natin ng i-installan natin siya ng digital control na Eliwell IC901. So, gagamitin natin siya, guys. Ang sensor niya, either PTC or NTC. So, dito, guys, may parameter sa loob. Iseselect natin kung alin ang gagamitin natin. So, sa ngayon, tignan natin kung gumagana pa ang thermostat. Okay. So, plug in natin siya, guys. On. Ayan, guys, bumaba na. Okay. Sir. Guys, papatayin natin siya dahil co-convert natin sa lalagyan natin siya ng digital. Ang pinaka-advantage lang na may digital, ma-set natin ang desired na temperature na gusto natin at visible ang temperature niya. So, ang pro-cons naman niya is additional consumption sa kuryente. Pero okay siya pagdating sa mga commercial refrigerator. Pang-commercial. Okay? So, ito. Lalagarik na siya. Imamount natin siya dito. So, nga pala, guys, nung sira ito, basag na ang kanyang casing. So, re-remedyo lang natin siya. Okay? So, let's go to programming, guys.
araw, magpo-program natin ang Eliwell IC901. Gawin natin siyang freezer. Sa ngayon guys, ang naka-install sa kanya ay chiller mode. So, makikita nyo guys, itong terminal number 1 is line together with number 6. So, sinirisan ko siya. So, ito, line 1 siya. Ito ang aking neutral. Number 7 neutral. Number 8. Saka number 9. Para sa ating PTC sensor. PTC sensor. So, ito pala guys. Itong model na to is pwede siya sa NTC at saka PTC. May selection na lang guys. So, sa ngayon, ito, PTC. So, kung gusto natin gawin siyang PTC, ito guys, i-select natin sa 1. Ito, stand for PTC. Ito, stand for NTC. Pinakaiba ng dalawang sensor guys. Ngayon, buksan natin. Program natin siya. I-on natin ang unit. Okay. Itong function na to, pwede rin siyang escape. Ito naman set button. Arrow down, arrow up. Okay. So, para pasukin natin yung parameter, press lamang po natin to continuously at antay na mag-appear ang CP folder. Ayan na si CP folder guys. Press set again. So, sesetting natin siya guys. Dito guys, under sa CP, may differential. Ang differential natin is ideal for number. Set again. 3 degrees Celsius guy. Set. Nakaset na siya. So, ignore natin siya. Escape. O function button. Then, highest point. Unahin natin si lowest guys. Lowest set. Set point. So, gawin natin siyang negative 12. So, set. Arrow down guys, arrow down. Yan, kasi pang bahay lang siya. Nasa stock quarter lang namin, hindi siya pang commercial. So, negative 12 is okay na siya. Then, set again to memorize. And let's proceed to highest set point. Ang highest set point natin, is gawin naman natin siyang negative 9. So, pinutin lang ang set. Gaya ng sinabi ko, naka-chiller mode siya. At gawin natin siyang negative 9. Then, set again. Ayan guys. Ito ang freezer natin. Freezer. Pag-chiller siya, galing siya ng chiller. Same 3 so differential sa maximum kanina 4 siya sa lowest set point is 1. So dito naglalaro ang ating compressor guys. Pag na-reach na yung temperature na magka-cut off si compressor natin. So, habang nakapahinga si compressor mo, tataas yung room temperature ng refrigerator natin. Pag reach niya ng 4, mag-start ulit si compressor natin. Burado na guys. Ito yung compressor natin. Mag-start ulit siya. Then, bababa na naman ang temperature natin. Pag na-reach niya yung number 1, stop ulit siya. So, dito naglalaro yung differential natin from 1
2, 3, 4. Okay? So, meron. Ito yung differential. Cut-in, cut-off ng compressor natin. So, tapos na tayo sa compressor, guys. Tingnan naman natin yung ibang parameter niya. Punta natin si display. Kung gusto natin ilock ang ating control para hindi magalaw-galaw ang setting, pwede natin siyang ilock para din magalaw ng iba. So, to access ulit yan, press set button. Nasa CP na, arrow down, hanapin natin si display. So guys, display. Siya na, display. Then set. Yan po, lock. Pasok mo yung lock. Set again. Nakan mo siya. Kung gusto mo siyang ilock, yan guys. Pinitin mo yung yes. Then, pinitin mo to. Yes. Nakalock na siya. So, susunod guys. Kung gusto nyo tignan yung paano siya calibrate. Ang calibration ay yung pagtatama ng display temperature sa loob ng unit. So, dapat may thermometer tayo na nakalagay sa loob ng unit. So, para mapasok natin siya, ito, kay CA1 set. So, kung sakaling mag-calibrate kayo, ang range nito is hanggang negative 12. Then, 0 hanggang positive 12 din. So, ang calibration natin guys, from 0, 1 to negative 12, then positive 1 to positive 12 degrees Celsius. Okay? Binabago po natin siya kung sakaling magkaiba ang temperature ng loob at ng display nito. Okay? So, set again. Punta natin si DRO. Okay? Si DRO pala guys na parameter ay kung gusto nyo ng degree Celsius or Fahrenheit. Depende po sa inyo anong pipiliin nyo. Pero, ideally, ito po ang pinipili natin. So, nakaselect sa 0. Kung gusto nyo ng Fahrenheit, select nyo yung 1. So, pasukin natin guys. Lock. DRO. Yun na. DRO. Then, set. Nakaset siya ngayon sa 0. Kung gusto nyo ng Fahrenheit, guys, set nyo yung 1. Then, press set. Tignan natin guys kung anong lalabas ngayon. Escape. Escape. Ayan guys. Naging 99 siya. 99 Fahrenheit. So, ibalik natin sa degree Celsius. Press ang button. Then, look for display. Ito na. Display folder. At, iset natin. Punta tayo sa DRO. Set. So, iseselect ko sa 0 para magiging degree Celsius, guys. Okay? Then, set again. Escape, escape, escape. Okay? Yan na siya guys. Pagdating naman sa configuration guys, just in case na nasira ang ano nyo, sensor nyo, at wala kayong pampalit na PTC, ngunit meron kayong NTC, pwede nyo siyang iselect dito guys. Pasok natin si config. At look for the H00 parameter. So, to do that, press set button. Wait, ayan, lumabas ng CCP. Scroll up natin si configuration. Ito na siya. Configuration, then set button. And then, ang H00, press set. Then, nakaset siya sa 0, which is NTC, guys. Ngayon, gawin natin siyang PTC. Kasi, PTC to. PTC ang sensor ko. So, gawin natin siyang 1. Oops. Escape. Configuration. Set. Then set. Gawin natin siyang 1, guys. Okay?
1 for MPC, 1 stand for PTC, 0 stand for NTC. So PTC tayo guys. So 1, set mo lang para ma-memorize niya. Then it's done. Punta na tayo guys, install na natin ang unit. Okay, siya nga pala, pag tinanggal natin ang masira na ang ating sensor, tignan nyo guys kung ano maging result. Just in case nito troubleshoot tayo, tatanggalin ko ang sensor, tignan nyo ano mangyayari. Yan guys, lumabas ang E1 error, meaning to say damage na ang PT sensor natin. So pag double sensor tayo, ito naman ang lalabas. Ang ito stand for evaporator. So error guys, ito error. Pag E1 probe 1, okay, ito yung room sensor. Pag ito naman ang lumabas, probe number 2, at ito naman yung evaporator, evaporator sensor. Okay, so pag na-encounter nyo guys, alam nyo na kung paano siya troubleshoot. Just replace the probe and you're all done. Patayin na natin guys at install natin ang install na natin siya dun sa chest freezer. Okay guys, tanggalin na natin siya. I-isolate nyo yung AC plug guys pag gagalaw kayo ng electrical, para safety po tayo. Yun, tatanggalin natin si thermostat line, at from analog gagawin natin siyang digital. Okay, so lagay lang po natin siya dito. Ayan, imamount natin ang ating digital control. Okay guys, so ito na siya. Ito guys, fan motor, supply ng fan motor. Okay, fan motor. Itong isa, inalagay ko na sa neutral. Ito yung line fan motor natin guys. Yung neutral ko yung isa. Condensing fan motor, itapos natin sa terminal block ang neutral nya. Okay, ito guys, neutral. At yung isa naman, sasabay natin sa compressor. Ito guys, compressor ko to. Ang compressor ko is black. Ito guys, black. Then ito line neutral. So para di kayo malito, ito ay guide po tayo. Okay,
install natin siya, guys. Yung compressor natin is line terminal number 3. So insert na natin si number 3. So guys, 1, 2, 3, insert natin siya. Ito line number 3, kasama na si condensing fan motor. So higpitan lamang natin siya at okay na. Since ito ang aking live, kailangan kong sirisan ang terminal number 1. Okay, lubagan natin siya para maipasok natin sa slot. Okay, so diba? Okay guys, 6 saka 7. Ang 6 natin, gagawin natin siyang line 1. At sisirisan natin ang terminal number 1. Then, yung neutral natin, neutral, ito yung AC in natin, yung blue neutral, ground, line 1. So, na-tap natin yung line 1, i-tap natin si neutral, guys. Ito, si neutral. Okay. Tap natin sa terminal number 7. Siya nga pala guys, ginamitan ko lang siya ng rubber dahil wala na yung clip niya na sinislide, pumapasok dito. So ito na siya. Program na ang ating Tixel. Oh, sorry, not Tixel. Eliwell IC901. So, sarado natin ang terminal, black terminal. Sa mga iskur ko. Okay. At last but not the least, install natin ang ating PTC sensor. So ito guys, hindi natin siya mapapalusot sa dinaanan ng ating ito. So hanggang doon lamang siya. Padadaanan natin dito sa gilid. Okay? So install muna natin siya.
gaya ng sabi ko, non-polarity ang ating thermistor. So kahit magbaliktad ang white at saka black, guys, guys, yung ating sensor. Para di siya maipit. Okay. Okay. Ang natin ang unit, guys. Yun, mandar. Mandar na, guys. Mandar siya. Ang sensor niya, pinadaan natin lang, guys, yung galit. Ayan siya. Nakamount siya dun. Going down na, negative na, negative 2 na. Ito guys, na-reach na niya yung set point niya, which is negative 12. So wala na yung light dito na indicator na naka-on yung compressor natin. So nagpapahinga na siya. Ngayon, hawakan po yung sensor. Tignan natin yung pagdating sa negative 9, aandar siya. Hawakan ko yung sensor para uminit. So, open natin. Hawakan ko lang siya. Okay, sinahawakan ko siya. Ayan, negative 9 na. O, yun guys. Nakita nyo sa 9 kanina, nagbiblik na siya. So, start ulit sa compressor natin. Ayan, balik ulit natin ito. Sensor, okay? Para makasense ulit ng lamig. Yan guys. Ito kasi single sensor lang siya. So, ilagay na natin dyan. At, umaandar ulit siya guys. Yan. Umataas na ulit siya. Well, mag-stop ulit siya. Okay? That's all guys. Thank you and have a nice day.